Siya po ay ipinanganak sa Kalikanto, Batangas City noong ikasyam ng Hunyo 1994. Ang kanyang mga butihing magulang ay sina Ginoong Potensiano R. Makatangay at Ginang Lucila P. Makatangay. Sa anim po na magkakapatid, siya po ay pangalawa mula sa panganay. Katulad ng mga batang kindergarten na naririto po sa ating harapan, nakagawian po niya simula pagkabata ang pagsayaw at syempre po ay ang paglalaro. Nagsimula ang kanyang pag-aaral sa Kalikanto Purok 1 Daycare Center sa edad na 4 na taong gulang. Nag-aral at nakatapos ng kindergarten sa Kalikanto Elementary School taong 2000 hanggang 2001. Sa paaralan din ito siya nag-aral at nakatapos ng elementarya mula taong 2001 hanggang taong 2007. Nagpatuloy siya ng pag-aaral ng sekundarya sa Batangas National High School taong 2007 hanggang taong 2011. Nakatapos po siya ng kursong Business Administration Major in Marketing Management sa Golden Gate Colleges taong 2011 hanggang taong 2015. Dahil po sa hilig niya sa pagsasayaw simula nung siya ay bata pa hanggang sa magbinata, naging miyembro siya ng Hyper Bones 043 Dance Troupe. Naging alumnus ng Golden Gate Colleges Business Administration Major in Marketing Management. Naging pangunang konsihal ng Sangguniang Kabataan mula taong 2010 hanggang taong 2013. Isa rin po siyang marketing consultant and event specialist at former restaurant operation manager. Dahil sa husay niya sa pakikisama at pagmumuno sa mga kabataan, naging founder po ng CYO or Kalikanto Youth Organization. Naging presidente po siya ng Rotaract Club Downtown, Batangas City, taong 2018 hanggang taong 2019. Sa kasalukuyan po, siya ay School Governing Council Vice Chairperson at aktibo SK Chairperson ng Barangay Kalikanto. Walang iba ang ating pong kagalang-galang at isa rin pong aktibo ng stakeholder ng ating paaralan, Mr. Yui Lewis P. Makatangay. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat. Una, gusto ko magpasalamat sa pag-imbita ko sa akin upang maging parte ng seremonyang pong ito. Pangalawa, nais kong pasalamatan ng Panginoon dahil nilikha po niya tayo. Maraming salamat sa oras na to at pagkakataon dahil pinagpatuloy niya po, binigyan niya po ng linaw na magkaroon po tayo ng face-to-face ceremony. Parents, kids, excited na ba kayo para sa ating moving up ceremony? Ayan. Pero bago po ang lahat, at bigyan niyo po ako ng konting oras para po mag-share sa inyo ng mga pinagdaanan ko po sa buhay nung ako po ay bata pa. Sino dito yung gustong maging doktor paglaki? Sino yung gustong maging police? Maging engineer? Katulad niyo din ako. May mga pangarap po ako sa buhay. Pero alam naman natin, ang pangarap hindi ganun kabilis, kadali para makamit. Dahil meron po tayong pagsubok. Ito pong nais kong ikwento ay tugma sa ating napakagandang tema na masigasig sa pangarap at matatag sa pagsubok. Dahil alam niyo po, ito pong kwento ito ay hindi ko kinahihiya. Dahil mula po nung bata, ito po ang pinanghubutan ko ng lakas. Kung bakit po ako nandito ngayon, bakit po ako nagsasalita ngayon, bakit niyo po ako kasama. True to life story po ito. Alam niyo po mga kabataan, parents, nung edad ko po na kagagraduate ko lang din po ng kinder, sinubok po agad kami ng panahon. Ang mga magulang ko po, ang daddy ko po, nagkamali, nakulong. Ang mami ko po, sa dami ng problema, nabaliw. Ang magkakapatid, nagkahiwa-hiwalay po kami. Ako po, napapunta sa kamag-anak ko sa Bulbok. Ang kuya ko po, dito, at ang kapatid sa Pampanga. Magkakahiwalay po kami. Pero dahil po sa pangarap po na binuo ng magulang ko para sa akin at pinaramdam po sa mga kapag-anak ko, nandyan po yung mga kaibigan ko, kapag-anak ko na tumulong para itawid yung mga pangarap ko
po namin. Sila po yung nagpa-aral sa amin, nagbigay ng baon. Si Teacher Mindan, dito, yung pinagdaanan po namin, ang subaybay po niya. Dahil isa po ang Teacher Mindan sa pagbibigay ng baon pag kumapasok po ako dito. Hanggang paglaki po namin, sa pagkakahiwalay-hiwalay po namin, hindi po namin aakalain na magkakasama-sama po ulit kami. Sinubukan po namin magkasama-sama ng buong pamilya noong ako po ay grade 5 and grade 6. Sinubukan po namin na magsama-sama, pinilit po kahit mahirap. Sa madaling salita po, hindi pa rin po kinaya namin. Kaya naman po, nanirahan po ulit ako sa Bulbok, sa aking kamag-anak, para po ipagpatuloy ang aking high school. Habang po nagka-high school ako, nagtatrabaho po ako sa Jollibee. Kasi po, nahihiya na po ako sa mga kamag-anak ko na palagi nila akong tinutulungan. Lagi nila akong binibigyan ng baon, hatid, sundo, pagkain. Doon din po ako tumitira. Kaya naisip ko po na kailangan ko naman suklian yung mga pagmamahal na binibigay nila sa akin. To cut the long story short po, hindi po ako naging doktor. Hindi po ako naging polis. Pero, nakagraduate po ako ng business administration. At hindi lang po yun yung ultimate goal ko. Dahil sa paglaki ko po, nadidevelop po yung ating mga dreams, pangarap. Alam niyo po, ang pinakamasarap na na-achieve ko ay yung mapasalamatan po lahat ng tumulong sa akin. Yung mga kamag-anak ko, yung parents ko, ngayon po ay matibay na magkakasama po kami ngayon. Yun po yung pinaka-ultimate goal po talaga. Hindi yung makatapos ka lang. It's time para tayo naman mga kids na bumawi ng ating mga magulang. Alam niyo ba, mga parents natin, may pangarap niya sa buhay. Malaki ang pangarap niya sa buhay. Pero nung pinanganak po tayo, ipinasa natin yung pangarap natin sa ating mga anak na nagsasycle-cycle lang po yan. In return, kailangan lang po talagang ibalik na binigyan ng pangarap sa magulang para naman po maramdaman po natin yon. Ang pangarap po, hindi nabibili. Hindi binabayaran yan. Kapangyarihan po natin yan. Mangarap po tayo ng sagad dahil wala po itong limitasyon. Ang pagsubok naman po, hindi po yan tumatagal. Kasi nawawala din po ang pagsubok, lumilipas din, nauubos din. Ang problema po, nasusolusyonan. Ang sabi nga po, ang pangarap, pagsubok, success, failure, magkakamag-anak po yan. Kaya po, hindi po natin pwedeng sabihin na napakamalas ko. Dahil pinagdaanan po lang yon. Alam niyo po, sa dami ng pagsubok na pinagdaanan po natin, yan po yung magpapalakas sa atin. Kaya po, ang taong hindi tumingin sa pinanggalingan ay hindi po makakarating sa paroroonan. Muli po, congratulations sa ating mga graduates and maraming salamat po.